Mark, kung Migs, kung ang property na bili ni husband noong sila ay hiwalay na ng bahay pero wala pang annulment ni wife, conjugal din po ba yon yung property? Yes, conjugal. Kahit na, example, hiwalay na kayo. Mm. Wala na kayong pagmamahalan. Ibang bahay na kayo. But still, there's still validity or there is still the existence of marriage. There is still conjugality. Ang ibig sabihin doon, lahat ng properties na acquired during marriage, kahit na wala na kayong pag-ibig sa isa't isa, kahit na ibang bahay na si babae, ibang bahay na si lalaki, as long as the marriage is still existing and valid, yung properties na acquired during marriage are considered conjugal. Kaya nga po, kung nag-aaway po kayo, di ba, at magsisilayasan, tapos kukunin, akin to, ako bumili niyan, di ba, may mga ganong away. Magkwenta na yun, magkwenta. Di ba, kukunin, oh, bakit mo kinukuha yan? Hindi, kasi ako naman bumili niyan, naalala mo, pera ko yan, wala pong ganyan, aspeto, pwede kayo mag-aaway, pero po, shared yan, yun, conjugal po. Yun ang tinatawag, the effect of marriage. Uh-oh. Ang marriage kasi, hindi lang about pag-ibig, about pagmamahal, relationship, ang kasama sa marriage kasi, yung property relationship, epekto yun ng kasal. Yes. Epekto, ibig sabihin, kahit na si lalaki ang gumastos, nagtrabaho, ang ginagawa ni babae, palagi sa parlor, papaisyal, papaganda, bili doon, bili sa shopping. Yun ang trabaho ng babae, shopping everyday. Si lalaki, sana all. Yun ang trabaho niya. Shopping, parlor, paganda, papaisyal, paputi, pa-sexy, ganun ang ginagawa ni babae. Si lalaki, kayod, bumili ng bahay. Is the house considered conjugal? Yes. Kahit na si lalaki ang kumayod, si babae bilang isang legal wife, kasama doon sa property na nabili ni lalaki. Kahit na nakalagay doon, Pedro married to Maria, still that is considered as conjugal kahit property. Kahit na si lalaki yung nagbayad. This works both ways, ha? Mm. Kahit sa mga empowered women dyan, syempre, ilapaglalaban ko ang mga babae. Kasi ngayon din naman mga babae, yung mga breadwinners. Na lalaki, tagalaba, oh, si lalaki, si houseband, di ba? Nurse balay. Pero houseband. Houseband siya. Same concept din po, mga Jai. Kung kayo ang kumayod, kayo ang bumili ng lahat at si lalaki nandiyan lang po sa bahay, ay yung konsepto po ng conjugal property ay still mag-a-apply din po dito. Mm, ganun. Kung ang property naman Kuya Mark, kung Migs ay nabili ni Pedro bago siya kinasali Maria, pero narehistro after ng kadalang kasal, aba, may presumption po ba yon ng conjugal, na conjugal ang property? Ang presumption kasi nag-a-apply lang lahat ng properties na acquired during marriage. Yes. Iba yung sinasabi na presumption. Iba yung tinatawag na property relationship ng mag-asawa. Pag presumption ang pinag-uusapan, only those properties acquired during marriage are considered conjugal, presumed conjugal. But with respect sa properties nung binata pa, dalaga pa, depende sa property relationship kung absolute community ba or tinatawag na partnership of gains ang property relationship ng mag-asawa. So, may konsepto din po yan ng kailan ba nakuha yung ownership, diba, ownership. Kuya Mark? Kasi pwede naman, you can own something right now, pero later mo na-register. Oh, yes. So, yung, as a, parang a general rule, kung ako, usually ganun yung inisip ko, kailan ba niya nakuha yung ownership? Kailan niya naangkin? Diba, yung talagang full ownership. Kung before marriage yan, then sa kanya yon exclusive property tawag mo. Kahit na yung na-register niya after ng kasal. Kasi minsan matagal mag-register eh. Tama. Diba? Kasi minsan may mga babayaran ka pa, mga ganun-ganun. Pero, yun yan, bibili ka ng lote. You can already have the full ownership of that. Yes. Late mo lang na-register dahil nga may mga proseso. Tama. So, kung ganun, nabili mo, nakuha mo, today, kasal ka bukas. Mm. Na-register mo lahat next week. Then, exclusive yun. Tama, di ba, Kuya Mark? Tama. Kasi nasa'yo na yun bago yung kasal. But kailangan natin klaruhin, iba yung tinatawag na presumption of conjugality. Iba yung tinatawag na property relationship na mag-asawa. Ang presumption, ibig sabihin, wala nang issue. Sabi ng batas, it is presumed conjugal. Kung nabili mo during marriage, presumed conjugal yun. Kahit na pera ni babae, kwarta ni lalaki, conjugal yun basta nabili during marriage. Paano naman kung nabili mo nung binata ka pa o dalaga ka pa? Depende sa property relationship. Kung sabi ng batas, conjugal partnership of gain, o di, sa'yo lang yan, exclusive property. Pero pag ang pinag-usapan natin dito, absolute community of property, kahit na nabili mo nung dalaga ka pa o nung binata ka pa, still considered conjugal property.